Hello guys! Welcome again sa ating channel! In today's video, gagawa tayo ng fishball! Shout out sa inyong lahat guys! Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, tulungan nyo akong makamit ko ang saging nilo. Tara na! Let's go! Umpisahan na natin ang ating fishball! Ito na guys ang ating mga ingredients. This one is white pepper. The orange peel powder, sugar, salt, and cornstarch. Of course, the fish meat, the ground fish meat, the garlic, ground garlic. This is the green spring onions. And this one is the finely ground onions and the sesame oil. Of course, we need a pan or kung ano man dyan ang inyong gawing lagayan ng inyong mixture. Okay, let's go start. Una natin ilagay guys is yung ground fish meat natin. Yan. Marami po siya, about half kilo siguro. Halo-haloin lang natin yung ating mga ingredients. Wait. Yan, ito yung garlic. Yung onions. Guys, ang ating recipe ngayon is yung no additives added or no preservatives added. Yung mga nabibili natin dyan is full of preservatives siya. So, we put in the white pepper. I use white pepper because hindi siya maanghang. Ayaw ni bossing ng maanghang. Then, the green onion. Spring onions pala. The sugar. Salt. And the orange peel powder. Very useful guys ang orange peel powder as we don't know sa kanila. Kinakain nila yan. And we put the sesame oil. Kunti lang. Yan. And the cornstarch. Then, paghaluin natin. Guys, ang paghahalo nito ay isang direction lamang. Kung ano direction ang inumpisahan mo sa paghahalo, ganun din hanggang matapos ka. Until ang consistency ng inyong mixture ay smooth. Ayan. Hindi pwedeng counterclockwise ang pag-mimix natin dito. Kasi, hindi siya, the more you stir, the more crunch you get. So, how we get the crunchiness of the fishball is by stirring clockwise in one, only one direction. So, yes. So, ano ba itong video ko? Ano ba? Yan. Ganyan lang guys. Mix, mix, mix lang ganyan. Stirring and stirring hanggang sa ang mixture natin ay magiging para siyang dough. In as much as possible, meron kang patience sa paghalo-halo nito. Ganyan-ganyan lang, hindi pwedeng ganon or ganon in any direction. Only one direction is required. So, ang hirap. Pero sa kanila, masarap. Hindi ako kumakain ito. Kasi, alam niyo naman.
malansa ang fish. Kahit na marami siyang ingredients na ito, ayaw ko pa rin. So, unti-unti silang kumakapit. Ganito lang guys, stir-stir lang. Hanggang sa magiging buo sila. Hindi pwedeng any direction ang iyong paghahalo. So, haluin ko lang siya guys hanggang sa ipakita ko sa inyo mamaya kung anong kinalalabasan ng aking paghahalo na ito. So, balik-balikan ko kayo mamaya guys. Ang hirap kasi pag-video. Ayan na siya guys. Nabuo na siya. Pero hindi pa to okay. Kasi hindi pa siya smooth. Kailangan ko pa rin siyang ganyan-ganyanin. Kung kailangan ipalo-palo nyo siya. Ayan o. Bububuka-buka pa siya. So, pag binilog-bilog natin siya, hindi pa siya crunchy. Kailangan natin ganyan-ganyanin. Yan. Yan. Ipalo-palo, ihampas sa pader. Charot. Yan. Kinamay ko na siya. Malinis ang kamay ko. Naghugas na ako kahapon. Char. Kailangan malinis ang ating mga kamay para dito. Kasi ayaw ko ng gloves na yan. Hassle. So, yan. Ihampas ng ganyan. Yan. Yan. Kailangan ihampas nyo para maging crunchy siya. Yan. So, pakita ko na naman uli mamaya sa inyo kung ano, gaano na siya ka ganda. Charing. Guys, ito na ang ating finished product. Nakagawa ako ng 3, 6, 9, 12. 24 balls. So, this is very healthy fish balls. Hindi po siya gawa sa harina and made of more preservatives, but this is a zero preservatives fish ball. Thank you so much guys for watching. If you are not yet subscribed to my channel, please subscribe and hit the notification bell to notify you in my next one. See you again in my next video. Bye-bye. Thank you for watching. God bless everyone. Take care.